Hello ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Dito pa rin tayo sa naging laro ni Wesley, isa pang matinding naging laban niya at ang kalaban niya dito ay si Grandmaster Alejandro Ramirez ng USA, ang isa sa mga streamer, commentator, sikat na sikat yan si Alejandro Ramirez. Okay, black ulit si Wesley dito, ang ginawa nag E4 at dito nag C5. Sana laging ganito at bihira nang itira ang Berlin. Mas masaya talagang panoorin ng Sicilian eh. Diba? Rock and roll yan eh. Nag-Knight F3 D6. Nag-open Sicilian. Kanina, nag-Queen takes D4 ang kalaban ni Wesley. Ngayon naman ay nasa proper na, no? Knight D4. At dito, nag-Knight F6. Nag-F3. Ayun, dinepensahan muna ang pawn sa E4. Usually, pag F3 ang pinang-depensa sa E4, ang gustong mangyari niyan, yung magsi-C4, mga kamatsas. Magmamarok si Bind. Diba? Kasi nga, normally, ito ang ginagawa dyan eh. Yun nga lang, wala ng C4. So, F3, ang ginawa ni Wesley, eh, inistorbo niya kagad. Nag E5, atake sa knight. Nag knight B3, nag bishop E6, ayun. Nag bishop G5 para mag-develop at pahinain ng D5 square control. Kasi nga, pwedeng ma-exchange yung bishop dyan sa knight. Ang ginawa, nag bishop E7, nag knight C3, ayun. Nagbago na isip ni Ramirez, no? Knight na lang ang pinang-control niya sa D5 at dito nag-castling, nag-queen D2, nag-A5 para guluhin naman mag-A4, i-dislocate yung knight sa B3 no, para ma-dislocate ba. At dito nag-A4 pinigilan at nag-knight C6 develop lang, nag-bishop B5. Gravacious ang mga pwestuhan ng bishop ni Ramirez ah. Nasa B5, nasa G5, nag-knight B4 at yan ang bagong luto dito ni Wesley mga kamatsas. Magdi D5, no? Maaring mag-break na kagad, additional control yan. At may pressure din kahit papaano sa C2. Dito kasi sa palagi ang ginagawa, rook C8 eh. Yan ang madalas gawin dyan, no? Pero nag-knight B4 si Wesley, nag-castling lang, nag-H6, sinubukan muna ang bishop, kinapture-capture, at dito nag-rook AD1, pinatungan ang D6. Nag-queen B6 check, king H1, at nag-rook FD8, depensa na sa D6, at nagbabalak pang mag-break ng D5. Ay, napakalakas niyan pag naka-break ang Sicilian sa D5. At dito, binarhan kagad ni Ramirez. Kinapture-capture, hinamon ang bishop, tinanggap ang hamon ng exchange, nag-queen D3. Angat lang, ano plano, para maka-C4? Nag-rook C7, ayan na, magbabaterya na, aatakihin na ang C2, at nag-rook FE1, rook AC8, baterya, pressure sa C2, at nag-rook E2, ayun, depensa lang, nag-rook C4, inatake ang pawn sa A4, at nag-rook A1, depensa lang, nag-E4, ayan na, puro madiin na, sunod-sunod na ang mga matitinding punches dito ni Wesley, at kinapture lang ng rook, kasi kung pawn ang ipangkakapture, mayroong bishop takes B2. Ayun, atake muna sa tore. Na kapag umiwas sa limbawa, mag-rook B1, magbi-bishop C3 lang. Okay, so ayan na. Oh. Pipitasin na yung pawn sa A4. Delikading ang white dyan. Kaya dito, tore ang pinangkapture. Yun nga lang, eh, may rook takes C2. Ang drawback, eh, control. Kontrolado ang napakalakas na second rank. Nag-rook AE1 at dito nag-G6, pasingaw muna. Kung chumek, eh di kakapturin lang, no? Then angat lang. So safe pa rin ang Black King. Nag-rook G4. Naku, may nagbabalak ng mga sacrifice. Inatrasan lang ni Wesley Bishop G7. Nag-H4, nagpasingaw na sa back rank. Pinitas ang pawn sa B2, may tempo attack pa sa knight. Kailangan tumakbo. Nag-knight D4. Nag-H5, atake muna sa tore pero mukhang di nagustuhan ng computer. Ano? Bumalik ang evaluation bar. Dapat daw dito ay rook to B4. Ayun, atake sa knight. Napupwersahing paalisin ang knight. Halimbawa kung mag-knight B5, may rook takes G4, capture at papasok queen F2, double attack. Oo nga, no? Lasog-lasog ang mga pawns. Quick-quick ang mga pawns. Pag naka-bishop E5 pa, no? Yan ang malakas. Okay, balik tayo. Pero nag-H5 si Wesley, nag-rook GE4, nag-bishop E5. Ayun, para maiwasan na yung rook E8 check. At matibay naman ang bishop dyan. Nag-knight B5. Ayun, pumasok dito. Napakalakas. Queen F2. Threatening matchas. Nako, matindi. At dito nag-queen F1. Nag-queen G3. Nako, threatening matchas.
nag-effort, tinakpan at dito mga kamatsas, dahil sa sobrang aktibo ng mga pyesa ni Wesley, lumabas na ang excellent move. Ano kaya yung excellent move na yon? Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para mai-analyze nyo, mai-post nyo, at sa ilang sandali lang ay itutuloy kaagad natin. Start! Maraming salamat! Ito ang inihataw na excellent move. Congratulations sa mga nakakita. Ayun na, threatening, rook takes g2 na. Nako, matindi na. Kinapture lang ang bishop, nag-rook takes g2. Ang tanong, papaano i-stop ang rook h2 matchas, queen h2 matchas, queen h3 matchas, multiple matchas, ang daming matchas. Papaano susolusyonan? Nag-rook 1e2 na lang. Siyempre, nakakatuwa yan, ano? Nag-queen h2 matchas, kulong na kulong ang king sa h1 at nanalo dito si Wesley. Okay. Natalbos si Alejandro Ramirez. Mahusay na commentator at streamer, mga kamatchas. Nag-a-analyze sa ano yan, di ba? Sa St. Louis Chess Club, kapartner ni ano yan eh, ni Maurice Ashley, no? Ayan, mga kamatchas, dahil maikli lang ang video na ito, no? Kailangan umabot kasi at least 8 minutes. Maisingit ko lang itong katuwaan na bullet. Sige, ang bullet rating ko pala ay 2699 lang. Ang blitz ko yung 2799. Okay, H5, H4, H3. Knight F6. B6. Uy, nako naman. Sama naman yung mamatchasin ako. Matindi. Capture, queen d7, b5, rook b8, c4. Sige, saba yan. Oh, ayaw niya. Knight g4, capture, b4. Yan, para may pressure ka agad. Capture, rook b2, para may pressure ka agad. d5, capture lang. E6. Rock lang dito. Uy! Teka muna, parang may na-miss ako dun ah. Capture na pala, kahapon pa yan? Kahapon pa pala yan? Uy! Nipacious yan ah. Capture. Dito lang ulit. Ano meron? Uy! Baka makalimutan mo. Check muna ako. Dito. Ano? Dito tayo. Nakapture siya dito eh. Uy! Gumanon lang. Check ako doon. Check ako dito. Check ako dito. Sabay tingin dito sa dulo. Oh, isa pa ba? Eh, teka muna, baka nakailang minuto na ako. Isang minuto lang naman kailangan ko eh. Okay na ako. Okay na. Sakto na to. 8 minutes na mahigit to, mga kamatsas. Okay po, katuwaan lang naman yun eh. Okay, antabayanan nyo pa ang ating i-analyze pa na napakaraming magagandang games na naganap dito sa chess.com Title Tuesday. Abangan nyo bukas, no? So hanggang dito muna tayo. Maraming salamat. Sana na-satisfy kayo at natuto. At muli, naglalambing mga kamatsas, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, subscribe na kayo at click nyo ang notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-notify kayo. Ganon din sa ating official website. Sa mga hindi pa nakakapag-join, mag-join na kayo. At sa ating Facebook page kamatsas, mag-follow na kayo. Ganon din sa ating bagong YouTube channel, I Am Space Rod Twinks. Para naman sa English channel. Maraming salamat. Kita-kits pa tayo sa mga susunod pa nating videos. God willing.